Makinigan, patuloy po natin tinututukan ang kaso ni Pelayo Ramos na pinastang sa Nueva Ecija. Hanggang ngayon po, wala pa reaksyon na ginagawa ang lokal na pulisyan ng Nueva Ecija. Ano po ang inihintay nila bago simulan ang investigasyon? Alamin natin kay PNP Chief Superintendent Generoso Serbo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po at sa ating mga tagapakinig. Opo. Hanggang ngayon po, sir, hindi pa rin po iniimbestigahan ng Nueva Ecija PNP ang kaso ng pagpaslang kay Pelayo Ramos. Ano po kayong dahilan ng hindi pagkasampa ng ebidensya? So actually, kaninang umaga, kausap ko personally, opo, yung happy po natin sa Natividad Police Station, mm-hmm, sa katauhan po ni Senior Inspector Manuel Katakutan. At sinabi ko nga siya, yung concern ng mga pamilya ng biktima kung bakit hindi iniimbestigahan yung kaso. Opo. Ang sabi niya, actually, mali naman daw yung report na hindi nila iniimbestigahan. Opo. Katunayan nga daw po, patuloy silang nakikipag-ugnayan. Lalo na po doon sa ama ni Pelayo Ramos. At sige naman po yung kanilang investigasyon na ginagawa. Ang malungkot nga lang po dito ay yun nga ho eh, yung mga kainuman mismo, opo, yung mga kamag-anak, o yung mga tao na posibleng makakapaglinaw. Doon sa kaso ay hindi daw po nakikipag-cooperate. At wala naman daw pong maibigay na testimonya na makakatulong sa kalutasan ng kaso. Mm-hmm. Kaya ang paalala ko na lang sa kanya, patuloy silang makipag-ugnayan sa pamilya at at the same time, patuloy silang maghanap ng mga leads o posibleng magbibigay po ng linaw sa investigasyon ng kaso. Ayun. Ibig sabihin, sir, wala pong ginagawa yung mga kainuman, yung mga kabag-anak para magbigay linaw sa nangyari kay Pelayo Ramos? Yun nga po eh. Wala daw pong hindi daw po nakikipag-cooperate, mm-hmm, at wala pong naibibigay na yun nga po, matibay na ebidensya. Mm-hmm. Kasi yung particular na yung mga kainuman, kasi ito yung mga huling tao na nakakita po ng buhay doon sa biktima, si Pelayo Ramos. Mm-hmm. At ayun nga po, doon nagkakaroon ng some sort of difficulty yung ating mga investigators, opo, sa Natividad Municipal Police Station. Pero ganun pa man, ang instruction ko sa kanila ay huwag nilang tigilan yung kanilang pag-iimbestiga. Mm-hmm. Baka naman po may makita sila ng mga ibang tao, no? Na pwede magbigay ng linaw sa kaso. Sir, para ho sa kabatiran ng pamilya ni Pelayo Ramos, sir, if in case, paano ho ba ang magiging scope o sakop nitong investigasyon na ito? Ang importante dito, yun nga, unang-una, balikan natin, nakitang patay si Pelayo Ramos, mm-hmm, doon sa isang nakahandusay yata, sa isang kalsada. Yes, sir. So, yun, evidently, merong gumawa nito at dapat managot po sa batas. So ngayon, sa pamilya po ng mga biktima, ang Philippine National Police po ay patuloy na umasa po sila na patuloy po mag-iimbestiga ang Philippine National Police, maghahanap ng mga posibleng leads, mm-hmm, na makakapagturo sa atin sa mga perpetrators. Ngayon, sa party po ng mga kamag-anak, baka naman po sila ay may mga impormasyon o mga pieces of evidence na pwede nilang i-share sa Philippine National Police. Magtiwala lang po sila. Mm-hmm. At nang sa ganun makamit po natin ng justisya. Meron po, sir, binabanggit kanina na ayaw raw po kilalanin ng Nueva Ecija PNP yung investigasyon na isinagawa ng barangay. Paano po ito? Ay, titingnan po natin yan, ano? Wala na, kung totoo man po yun, kasi sa Philippine National Police naman po, kapag kami po ay nag-iimbestiga, ay dapat naman na i-consider po natin, mm-hmm, ang lahat ng mga posibleng leads. Ito ba ay galing sa barangay officials? Ito ba ay galing sa kamag-anak? Mm-hmm. O ito ay galing sa mga kapitbahay? Lahat yan ay dapat i-consider ng ating mga investigador. Yaman, sir, na hindi pa naisasampa yung kaso dahil sabi nyo nga po patuloy pa rin yung investigasyon dito. Wala pong pwedeng kaso isampa doon sa mga suspect or suspect na hinihinala po nila? Importante rito, yun nga eh, mga ebidensya eh, no? Mm-hmm. Madali naman tayong magbigay ng suspetsya sa isang tao, isang grupo ng mga tao. Pero ang hahanapin sa atin eh, ng piskalya, ng korte eh, yung ano ba yung ebidensya, mm-hmm, na magpapatunay na sila nga yung gumawa.
Ayun. So sa panig na yun, kailangan talaga ng PNP ang mas masusing investigasyon para makabuo kami ng isang matibay na ebidensya sa mga taong tutukuyin natin. So yun po ang ginagawa ngayon ng Natividad Municipal Police Station. Okay, hanggang sa mga oras na ito, sir, ay patuloy nga po ang pangalan po nila ng mga ebidensya para magpatuloy ang investigasyon sa kaso. Ano po mensahe niyo, sir, na maaaring ibigay sa pamilya ng biktima? Una-una, kanina nga po, kausap ko ang hepe ng Natividad Municipal Police Station. Ang instruction po lang PNP sa kanila, yun nga, huwag nilang titigilan yung investigasyon. Kung hindi man nakikipag-cooperate yung mga ibang tao na posibleng makakapagbigay ng linaw, maghanap lang sila ng mga iba pang tao na posibleng pwedeng may masasabing impormasyon. Ano? Mm-hmm. Sa panig naman po ng mga relatives ng biktima, umasa po kayo na ang Philippine National Police ay hindi natitigil hanggang hindi nakikita natin yung ulot-tulo ng insidenteng nangyari sa inyong kamag-anak. So, umasa po kayo na ito sa National Headquarters, tututukan po namin ito tuloy-tuloy. Maraming salamat po, sir, sapagkat sabi nga po talagang akala po kasi ng pamilyang ng biktima parang binaliwala na po sila ng Philippine National Police, pero hindi po, sapagkat sila ay tinututukan ng pambansang pulisya hanggang sa mga oras nito. Tama po ba, Ben? Opo, ganun na nga po. At tulad nga ng sabi ko kanina, ito po ay personal namin kinontak. Mm-hmm. Yung police station natin dyan, at hindi po namin titigilan ang police station ng Natividad. Okay. Ipang follow up po namin ito. So, i-follow up na rin po namin ang tungkol sa isa pang kasong tinutukan ng programa, sir. Naalala niyo po yung kaso ni Police Superintendent Lalaine Marty? Naalala ko pa rin yun, bilang backgrounder, di ba? Yes, sir. Nagkaroon tayo ng resolution sa unang committee na ginawa tungkol dito. Mm-hmm. Ang nangyari nga lang, it was overtaken by events. Mm-hmm. Nagretiro na rin yung I think 80-90% ng bumubuo ng committee. That's why we have to reconstitute another committee. Mm-hmm. regarding the matter, ano? Apo. So sa kasalukuyan naandun pa rin tayo sa stage na yon, nagkakaroon ng another investigation. Apo. Nung kaso. Magkano pa itong katagal, sir, sa palagay po ninyo? I-check natin. Normally naman, dapat mabilis lang ito. Mm-hmm. Although medyo minsan nagkakaroon ng delay. Kasi minsan na nasasabayan ng mga iba pang mga activities na mm-hmm. medyo mas mahalaga. Kasi kung ating dapat we have to consider that the members of this committee actually are working on that case in concurrent capacity. Apo. Doon sa over na nababito doon sa mga iba pa nilang trabaho. Alright. Nako, General Sir, maraming salamat po sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Magandang hapon po. Maraming salamat din po at magandang hapon din po. Mga kaibigan, si Chief Superintendent Heroroso Serbo ang tagapagsalita po ng pambansang pulisyang ating pong nakapanayam. Ang binabanggit po naming pinakahuling kaso po ay yung kay Lalaine Marty. Ito yung may nakasampang criminal and administrative cases laban kay dati pong Police Inspector Marty noong pong 2005. At sa kaso nga po ito ay nire-review pong muli ng mga bagong bumubuo ng investigating team ang kasong yan, sapagkat sabi nga po ni General Serbo ay may nag-resign na po karamihan yung mga taong dating humahawak sa kaso po ito. Ang iba pa ang serbisyo publiko sa pagbabalik ng responde.